Biyernes ng gabi, hindi na ako nakapag-record nung papunta kami sa lugar na to kasi gabi na at maulan. Ito, umaga na to. Sabado ng umaga. Nagkakape kami, kakagising. Sobrang lamig. Grabe. Pero sa loob ng van namin, guys, hindi naman ganun kalamig. Pag lumabas ka lang, doon na sobrang lamig talaga. Nag-overnight kami dito sa lugar na to kasi para maaga kaming makapunta doon sa dapat naming panunuurin. Kaso lang, hindi maganda ang panahon nitong araw na to. Nung umaga pa, hindi pa masyadong maulan. Bali pa, unti-unti pa lang. Yung parang tawag nun sa atin, yung padrop-drop pa lang yung ulan. Ito si Arto ng camping na tinuluyan namin. Sa van kami natulog pero may CR sila na separate. Pwede kang maligo. Ayan yung shower nila. Ay, ito yung CR nila. Tapos ito yung lababo kung saan ka pwedeng mag-toothbrush. Ayun guys, papunta na kami doon sa lugar na kung saan manonood kami nung parade ng mga baka. Bali, isa yun sa pinaka sikat na tradisyon dito sa kultura nila sa Switzerland. Tawag nila dito is ALPABZUG. Kaso lang, tatlong grupo lang yung napanood namin. Kasi nga, nung pagkatapos ng pangatlong grupo na dumating, ayun na, bumuhos na ang ulan, tsaka sobrang lamig. Talaga, grabe.
Ito na, binabaybay na namin ang kalsada papuntang Urnash. Doon kasi magaganap ang pangbaba ng mga baka galing bundok. Pag summer kasi guys, inaakyat ng mga magsasaka yung kanilang mga alagang hayop. Tulad ng kambing, baka, tsaka karnero, inaakyat niya nila sa bundok para doon manginain ng grass, kumbaga. Tapos, pag bago mag taglamig, yung talagang masakit na sa balat na lamig, ibababa na yan nila galing bundok papuntang Kapatagan na naman. Kasi kapag ka-winter, ipapasok yan nila sa stall, ano ang tawag nun sa English, yung parang bahay para sa kanila na mga hayop. Sobrang ganda ng lugar na to guys, kaso nga lang nagkataon na hindi maganda ang panahon. Medyo madilim siya. Hindi lang medyo, madilim talaga kasi nga after nito bumuhos talaga yung malakas na ulan. Kaya hindi gaano nakikita kung gaano kaganda yung lugar niya. Kasi yung view niya nga hindi ganun kakita kasi nga madilim. Isa pang nagustuhan ko sa lugar na to guys, yung mga classic design ng mga bahay nila. Ang cute ng mga bahay nila. Ang liliit ng bintana, tapos yung mga bintana nila may mga nagagandahang bulaklak. Pag summer talaga siguro, ang ganda-ganda tingnan kasi nga mas maliwanag siya, maaraw. Yun nga lang. Nagkataon na ito maulan kaya hindi natin masyadong ma-appreciate ang ganda ng lugar. So ayan na, ito na yung unang grupong dumating. Hindi pa dito umuulan guys, kaya medyo maganda pa yung kuha ako. Bali na una yung mga kambing, tapos sumunod naman yung mga baka. Wala silang decoration ngayon. Ewan ko baka yung iba meron kasi nga hanggang tatlong grupo lang kami tapos umalis na kami kasi hindi na namin kinaya yung lamig. Lalo at umulan pa. Yung 2 years ago nanood din kami ng ganito. Sa ibang lugar naman yun dito sa Switzerland. Ang ganda ng mga decoration ng baka. Yung mga bulaklak silang nakapatong sa ulo at sa mga sungay nila. Ito wala. O baka ito unang tatlong grupo lang wala kasi nga hindi na kami nagtagal dahil hindi nga kinaya yung lamig. Woo!
lulusog at ang tataba ng mga baka nila, guys. Grabe. Talagang alagang-alaga sa pagkain yung mga baka nila. At alam nyo, guys, ang baka dito sobrang mahal. Yung isang buhay na baka ay nagkakahalaga daw, sabi ng asawa ko, ng nasa 20 to 30,000 Swiss francs. Ewan ko kung magkano yan sa peso pag kinonvert natin. Thank you.
At habang nasa biyahe kami, guys, ini-enjoy ko itong napakagandang view na nakikita ko sa daan. Picture ako ng picture kahit ang bilis-bilis ng takbo namin. Pero ayun, ang ganda pa rin ng mga kuha kahit papano. Kaya dinadagdag ko siya after sa video ko. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video, mga guys. And salamat din sa suporta at panunood palagi kahit mga walang kakwenta-kwentang video na pinopost ko. Maraming salamat! Bye-bye!